Ito po mga idol ay isang prutas ano. So, kanina nung pumunta ko doon sa Babuyan, so nasilip ko na marami ng hinog. Ito po ay tinatawag namin dito sa aming lugar na kamagong. Tumabalbon ang kanyang balat. Yan, so kaya po kapag kakain po tayo nito, babalatan po muna natin. Pagkatapos po nating balatan, huhugasan po natin sa tubig, ano, bago natin kainin. Yan, so ang lasa niya po ay medyo manamis-namis. Yan. Siguro mayroon din dito sa inyong lugar mga idol, ano? Iba lang ang tawag dito dyan sa inyong lugar. Sigurado naman na marami naman tong tumubo sa iba't ibang lugar. Ayan. Ito po ang tinatawag sa amin kamagungan. Sa inyo pong lugar, ano kaya ang pangalan nito? Ayan. Ito po mga idol, at palatan po natin yung isang piraso para makita nyo po yung itsura ng kanyang laman, ano? Babalatan po muna. So ito na po mga idol, ano? Yan na po yung kanyang laman. So tatanggalin natin yung medyo maitim-itim. Ayan. So ito na po mga idol, malinis na siya. Kapag binalatan mo siya parang santol lang din eh. Pero mas malambot po ito sa santol mga idol. Meron din siyang buto sa loob. So pagkatapos nyo pong balatan mga idol, hugasan po muna natin kasi yung mga balbon niya yan dumikit, kaya kailangan hugasan muna natin bago natin ito kainin. Yan, so hugasan muna natin. Nahahugasan na. So natanggal na rin yung mga balbo na natira kanina at dumikit, ano. So tingnan naman natin yung loob niya. So ito kasi parang ano, niluto mo yung kamote, yung malambot. Parang ganun din 'to, kamote, parang kamote aling yung style niya, ano, yung lambot, malambot, parang kamote lang din. So ito, at hiwain muna natin, no, para makita natin yung laman. So yan po mga idol, kita naman. Kapag kumain po tayo nito mga idol, huwag po natin sosobrahan kasi ito po ay malakas ang kamarin na ito. At ilalabas po nito yung mga hangin-hangin na sa ating katawan. Kagaya po nito. Yun po yun. Kaya medyo kukontrolin din natin yung pagkain ng kamagong kasi ilalabas niya talaga yung mga hangin sa ating katawan. Yan. Ang lasa niya naman mga idol, medyo manamis-namis siya konti, ano. So tamang-tama lang. Yung iba kasi ayaw naman kumain ng ganito. Meron din gustong-gustong kainin to kasi masarap din naman talaga siya. Ano, medyo manamis-namis. Nung bata pa kami talagang nag-aagawan kami nito diyan sa puno. Yung mauna siyang makakakuha ng marami. Kasi pupulutin na lang to, no? Hindi mo na kailangan akyatin kasi nalalaglag na lang siya kapag hinog na, no? Masarap ang lasa na yan po yung kamagong.